Sa pagkat nagarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kanyang alang-alang sa pangalan
Bago tayo humingi ng kagalingan, ay tayo po sana muna ay
humihingi, manalangin. Manalangin sa pagdating po ninyo yung tanda ng ating pananalig na tayong pagagalingin ng Diyos. Mula sa epekto ng kasalanan. Kasi alam po namin yung karamdaman na pumasok lamang sa satulitan. Ibigay lang isang karamdaman na talit na yun ay sakit ng patakasala. Ang talagang naging buma ay patakasala. At kung nais na ibigay ng Diyos ang kaligtasan, ay kaya niya rin alisin ang alimang epekto ng kasalanan, katulad ng karamdaman. Pwede niya tayong pagalingin sa ating mga tayo. Sakit na dinaranas namin sa pagalingin na ito. Kaya, yun po naman yung huwag namin kalimutan na kung bakit ang mga tao ay lumalaki kay Jesus, katulad ng muna yung binayo sa banal na ibang 5,000 lalaki. Hindi kasama ang babae at mga bata. Pero 5,000 na lang ang mga tamarawa. Pag sinabi yung 5,000 na capacity, kasi down nyo, kung kayo ay nakapunta sa taon sa na para astuto, ganun ang capacity, ganun karami ang 5,000. Kung kayo ay nakapunta sa Santa Rosa, Alonte, Alonte Estado, matatawag ko. So, yun po ay 5,000 ang capacity. Mabubunong mo lahat ang tutuwa. At ganun kadami. Yung namang pinuntahan ng Jesus, hindi share ito. Biro mo yun, pinuntahan ka. Gawa tayo. Bente. Gawa na kanyang kawalaga na magpagpagaling ng mga may karamdaman. Nakalungkot po isipin na kumisan sa usapin po ng pagpagaling sa mga karamdaman ay yung pagpunta natin sa Diyos, yung pagalangin. Kapag pagpagalangin, kapag wala nang pag-asa, maganda rin, no? Kailangan ay last resort. Pinakahuli, pinupuntahan ng Diyos. Pwede na magbaka. Kaya nga po, sana rin po ay makita ninyo yung kahalagahan. At sa mga panahon na inilalagay na sa apostol, para po sa aming mga kapatid na may mga may karamdaman at sa mga nag-aalaga sa mga masakit. Isa po, sa dahilan. Abad ka na, abad ka na nag-aasa sa mga masakit. Kasi, mananalig kayo na sa Jesus na pinadalang ni Yahweh ay mayroon kapag nari ang magpagaling ng anumang uri ng karamdaman. Yun po yung unang bahagi ng ating ibanghelyo. Yung ikalawang bahagi, yung pangalawang kababalata na ginawa ng Jesus. Para sa mga tao lumalaki
minimum na nagsisunod sa kanya. At nakita ko namin na may lumabas pa. May lumabas pa. Doon sa kanya pinagabi natin tinapay at mga isda. So, sabagat sabi na natin, ang napangalaga ng Diyos yung karapatan, napaka-close din mo yung pagkain at saka yung kakain. Very close to you rin yung pagkain at karapatan. Kasi yun din po yung maaaring sa buong sa elemento ay yung tinatawag natin nung kami po'y nag-seminar sa mga doktor na Makati Med ay tatlong dahilan daw kung bakit nagkakas ng mga una ay gawa ng ilan mostly ay nagkakaroon na lumalabas sa mga karamdaman pagdating mo ng 40. Kasi dito na lumalabas yung aging process ng tao. Pagdating mo ng 40 ay talaga na simulan lumabas sa mga karamdaman. Kaya huwag yung pagtakad kasi maaari yan ang pag-iwas. Pangalawa, ay may mga sakit na associated with gender. Gawa ang iyong kasalanan. So, may mga sakit na para sa babae. Mayroong mga may sakit na para sa lalaki. At pangatlo ay lifestyle, ang uri ng iyong pamumuhay. Kasama ka yung pamaraan at uri ng iyong pagkain. Kasama ko ba? So, kumisa na kakasakit tayo. Gawa ko yun ang nagdudulot sa amin ng karamdaman. At kumisang, bumabalik tayo din sa mga uri ng ating kinakain at sa mga uri ng hindi natin kakain. Ano ba ako kung bawal sa'yo? Eh, huwag kong kain, para ikaw ay kumbalik. Pero naman pagkakalala ko na kapag may sakit ka ng ganito na kinakailang mas marami ang kakain ng ganito, para magaling kang bumalik. Kasi yun yung pagkain na kailangan mo na kulang sa katawan mo. Pero bahay nyo na kung sa yung kagalingan na hulog ni Jesus ay kung gawain mo namin yung kagalingan na nais niyang ibigay sa mga tao sumusunod sa kanya. Hindi lang makapagaling ng kanilang karamdaman ng kanilang higitin ang kapinabangan sa kanilang pamumuhay. Kaya nagparangan siya ng tinapay ang manusia para pagbigay ng lakas sa mga tao na sumusunod sa kanila. Ang pagkain na pagkain na nagbigay ng inyong wala. Kaya bahagi din o, kung nawag na ang kalimutan, yung ating pananapagdiliwan ng isa. Pananapagdiliwan ng isa. Kasi ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay at ang pagkain na nagbibigay ng lakas sa atin
Hindi lamang po sa oras ng ating kapangal. Ngunit yung proseso na kung sa akin dudulog ng magalitan, maging dito pa man din sa lupa, ay din namin kapilapan. Ito rin po yung dahilan kung bakit tayo ay inaanyahan natin yung mga may salitarin, magpamahid ng langis. Yung iba ayaw magpamahid ng langis kasi bakit kapag gamunitahan ng pari, mamamatay. Talagang mamamatay kasi bakit? Batang patawa ng pari, nangihingalunan. Ay talagang mamamatay na, nangihingalunan ng tunawad ng pari. So, ito ang mabuta. Kaya kasunod ko, may handa niya yung kanyang sarili at ano sa ilan din ang kanyang nagali, no? Ay makapag-isa rin siya. Mabigyan din siya ng lahat sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng banal na salita ng Diyos at pangalan ng pangit. At pagkatapos na rin, binibigyan siya ng kumunyong pag-aaral na mga lay minister. Para ano? Para mapagbigay ng mga. Kasi bakit ito yung pagkain? Ang ganong kapalit ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkain. Hindi naman po sa 5,000 taon, sa 5,000 katao na sumusunod kay Jesus. 2,000 taon lang na kalilipas. Ngunit hanggang yun, binibigyan niya tayo ng pagkain. Ang pagkain ito'y walang iba kundi ang kanyang katawan at dugo sa banal na patuloy ng isa. Kaya inuulit-ulit, bagaman palagi ninyong narinig sa akin, nalit, kung wala ka lang, tumanggap kayo ng gumulo. Kasi itong pagkain na ito ay isang pagkain na hindi mo pwedeng mabuhay sa tindahan. Itong pagkain na ito ay matatanggap mo lang ang gawa ng iyong pananalig kay Jesus. Ang pagkain na ibinibigay niya tuwing kayo nakikisa sa banal na pagkain ng isa. At ganito, para makapagod ng mga masakit ay kapag pala na ginagawa ng Diyos na binibigyan tayo ng pagkain ng pagkain na binibigyan niya sa ating ilay ay ang kanyang sarap. Sana nga po ay every time we celebrate the Mass and every time we receive the communion ay huwag tayo makalimot na magpasalamat sa isang privilegio na ipinagkakalaw sa atin ng Diyos. Alin na? Na matanggap namin siya. Katawan at dugo. Ang pagkain na namin siya ibigay sa atin para maging lakas natin sa ating paglalakbay sa mundo ito hanggang makarating tayo sa ating matutunguhan sa kanyang mahal na isa. Katulad din po ng pagbibigay niya ng pagkahati-hati niya ng pinapay ng isda sa 5,000 na tao parali. Itong mga tao na ito na pinagaling na Jesus ay makauwi ng maayos sa kanilang mga pinanggalingan. At tayo rin ay ganun din. Makauwi tayo din sa lahat sa ating pinanggalingan. Saan yun? Kaya wala sa tayo. Sa pagkandun tayo din mula at dumit tayo patuloy. Kaya huwag namin kalimutan
ni Yahweh na sa bahay. Ang pagkain na nagbibigay sa atin ng lakas, ang kanyang pagtungkal. Ang buong sa'yo, inangalan mo sa Yesus, ay inangin sa iyo ang pagkakalimatubos
siyang dambana at parang nagkahantog siya pa rin ang tumang handog ni Hinubon. Kaya isa ng mga mayroon sa siyawin na patuloy sa iyo na walang mumpahin sa kalamatan. Kami nagpupuloy sa loob. Hindi naman matapos ang aming inawakan niya ang kapos. Muli ka niya pinasalamat. Inilabot niya ang kapos na niyang mga nagalit sinabi. Ang babihin ng lahat ito at ito ang kanis ng aking dugo at umako at walang hanggang iba. Ang aking dugo na ibubuhos para sa ito at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala. Martin, ang dahil sa nalaman ng mga banalaan na sa mga nagtutusap para sa amin.
kasama ng Lord na si Francisco Benaventura, para mga obispo na ng mga parilang. At ang iniling sa bayan, hindi po ang mga kaibigan ng Montan, na inilipon mo sa Marapan, na pagmawin mo, kukuin mo, at pag sa inyo lahat ng mga anak, sa bawat parang ng sulit na tinitikawan at patuloyin sa iyong kaya ng mga kapatid namin, yumao. At ang lahat ng dalusan sa mundo nito, nagdadalaga ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasa ang mga kalaman sa pagkiling at sama-sama ang katamasan ng kanilang walang mali. Nagulagyan mo sa bilaya ng iyong kagandahan. Sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa amin. Sa pamagitan ni Kristo kasama sa kanya lahat ang pananampalataya sa iyo. Diyos na magpakapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Yeah.